Yan, welcome back mga kahataw. Siyempre mga kabrigada, may bisita tayo ngayon. Ha? Magbibigay ng impormasyon at inspirasyon dahil sa paglalaro naman ng table tennis. Ano bang tawag doon? Ping-pong. Na nag-enjoy na at makapag-aral pa siya sa isang pribadong eskwelahan dahil sa kanyang paglalaro nga. Mga kabrigada, kasama natin ngayon si Feby J. Humamoy at of course si J. Umela. Welcome sir sa programa. Ayan. Unang-una siguro talaga natin, Brigada Lela, si Sir J, kayo ang nagpo-post nitong mga atleta at suportahan yung kanilang interest into sports? Yes, ako ang nag-ano niyan. In fact, ako yung nag-start ng organization na to, itong Munting Atleta, to have a venue, no, para magsama-sama, magkaroon ng interaction ang mga athletes. Mm-mm. Student athletes dito sa General Santos. Mm-hmm. So kaya natin ginawa ito para ma-strengthen natin, magkaroon ng bond between and among student athletes ng General Santos. Sa ngayon, ang Munting Atleta, grupo ninyo, ilang mga athletes na ang kasama sa rosters ninyo? Right now, meron tayong mga around 400 members ng General Santos. And in fact, ang plano natin, sir, no, is palaguin ito na hindi lang General Santos, kung hindi, paakyat tayo papuntang Luzon. Ito, private effort ito. Sa kasalukuyan, ang LGU ba ng GenSan may counterpart sa finances, halimbawa? Well, I hope magkaroon. Pero as of now, since the time na sinimula natin ito, wala tayo nakukuha ang financial assistance or support coming from the LGU. Since that time nagsimula, can you tell us kailan siya nagsimula po? Honestly, itong organization ng Munting Atleta, naging na-formally introduced ito last year, mga October, I think. Okay. Pero prior to that, meron na tayong advocacy na sinisimulan na nating palakihin. Ito yung tinatawag kong sports is education. So, more than three years ko na itong ginagawa, no? Okay, but parang in fact, nire-package na lang. Isa sa mga beneficiaries natin, itong katabi ko nga, si Ms. Feby Humamoy, yeah. No? Sa tatlong taon nating inayos itong advocacy natin, nagkaroon tayo ng mga creation ng mga programs. Isa na dito itong Munting Atleta. So para lang magkaroon talaga ng ma-strengthen natin itong ating passion sa sports, bumuo tayo ng isang organization para hindi lang iilan ang magkakaroon ng benefit dito, kundi ang kabuuan na ng General Santos, mga student athletes. Right. Before we go to the specifics with our beautiful Feby right here, Sir J, ang tanong ko lang po, generally, paano nyo po nahi-help itong mga atletang ito other than giving them the opportunity to get together to share probably best experiences? How have you been able, or how has this organization nakatulong doon sa mga atleta ng GenSan? Ito, I'll give you a primer, no, regarding sa aking advocacy. By profession, ako ang national chairman buong Pilipinas ng Table Tennis Association of the Philippines. Okay. So, nagsiserve na tayo sa public as an athlete, as a sportsman, and a member of a national sports association since 2010. So, nung time na tayo ang umupo bilang chairman, national chairman, binuo ko itong aking advocacy dahil nakikita ko na may pagkukulang talaga pagdating sa support, pagdating sa pagpapalago ng sports, hindi lang ng GenSan, kundi ng buong bansa. Nagkataon lang na si Jay Umila, tiga General Santos. Oh, okay. So binigyan natin ng priority itong mga financially incapable na mga student athletes. So ang ginawa natin, binigyan natin ng magandang programa, lalo na itong aking table tennis, dahil ako nga national chairman. Inayos ko, nagtayo tayo ng isang magandang venue, nagtayo tayo ng isang magandang club para kung saan makapag-train yung mga bata. As to the training naman, whether you will like it or not, sasabihin ko sa inyo na talagang sariling bulsa galing ating expenses. Okay. Para mabigyan sila ng magandang training. So, from the time na nag-start sila mag-train sa aking local association, in a matter of, I think, 6 months or 1 year, nagkaroon na sila ng break. Dahil gusto kong sila ang magiging
example, no, na talagang may future ang sports. All right, so we're grooming champions here, and we have Phoebe with us as your model. Ang ganda-ganda naman ng batang ito. Oo. So Phoebe, shares your experience with munting atleta. Paano nakatulong sa'yo? And right now, you're into table tennis, di ba? So paano yung experience mo with munting atleta? How did you start? Paano mo nalaman na may munting atleta? Paano ka natulungan? Nag-start po kasi ako nung grade 6 ako, nag-table tennis ako. Start po nung nakilala ko po si Coach Jay Umila. Dahil po sa kanya, nakapag-aral po ako sa Dalasal Santiago Zabel. Hindi po kaya ng parents ko, ng pamilya ko na mapag-aral po ako doon kasi mahirap lang po talaga kami. Ang tatay ko po, isang driver lang po. Tapos, nung start po na nakilala ko sa Coach Jay, malaki po yung pasasalamat ng pamilya namin kasi malaki po yung tulong na naibigay niya po, lalo na po sa akin sa pagdating po sa academics ko rin po, sa studies ko po. Mm-hmm. So, okay, Sir Jay Umila, through munting atleta has been helping you and in many other ways probably in your academic na mga pursuits. Pero paano pumasok dito yung iyon namang hilig at achievement doon sa table tennis pagdating sa sports? Nasa po talaga yung paglalaro ko po eh. Kasi dun po, pagdating po namin, bago po kayo dumating dun, yung nakilala ko po si Coach Jay Umila, dun po, gabi po talaga yung training na binigay niya rin po sa amin. And lalo na po yung pagdating rin po namin dun, marami na po kaming nasalihan na tournaments rin po. Kagaya ng, lalo na po yung UAAP, first time ko po talagang makapaglaro po dun. Right now, you are high school? Opo. Fourth year, kumbaga grade, what's that? Grade 10 po, mag-grade 11 na po. Grade 10, year. So it has helped you a lot itong into table tennis. Oo, into table tennis. So how many dyan ang kagaya sa'yo na nabigyan ng opportunity na makapag-aral ng De La Salle na bongga? Oo. Eight po kami pinadala dun ni Coach Jay Umila. Wow, okay. Meron din akong grade 6 na anak, Sir Jay. Pero Sir Jay, paano ka naman nag-i-scout ng mga atleta na pwedeng pumasok o pwedeng makita natin promising dun sa career nila? Well, before I'll answer your question, maybe Phoebe forgot to indicate also na siya ngayon ang most valuable player nung bago lang natapos na UAAP tournament. Okay. Kalimutan niyang i-mention. Anyway, so... Humble lang. Jensen's pride talaga ito. Wow. So, going back to your question, pagdating sa... Saan yan? Pag-i-scout, no? Ang pag-i-scout natin ng mga student athletes, may criteria din tayo. Number one, tinitignan natin ang skills. Pag makita natin na medyo maganda ang kanyang performance pagdating sa sports, tinitignan naman natin ang next criteria. Yun yung kanyang academics. Pag medyo makikita natin na above average yung bata, that's the time na kinukonsider natin. Baka pwede nating bigyan opportunity. Okay. Ang third criteria, honestly, tinitignan natin yung background. Mm-mm. Yung upbringing ng bata, kung paano pinalaki, ano yung family. Yun lang yung basis natin. Para once makita natin na maganda sila sa aspeto na yun, pwede natin sila mabigyan ng opportunity. Ganun lang kasimple. Pinag-usapan ng tungkol sa opportunity, yung mga kabataan, like na out of school youth, ha? Pero meron silang talent o skills sa sports, pero wala nga lang talagang opportunity yung magulang nila, hindi ganun kaganda yung upbringing nila. Paano mare-resolve po ng grupo ninyo yung mga ganun mga issues? Well, yun nga, yung sinasabi ko. Pag makita natin yung kanilang natatanging talino pagdating sa academics, nakikita natin sa kanila yung kagustuhan nila na pumasok sa sports. Lahat yan, magagawa natin ng paraan. Kung if in case na out of school youth sila, like sabihin natin isa o dalawang taon lang sila hindi nakapag-aral, pwede natin silang pabalikin at i-offer natin sa isang school, baka pwede silang bigyan ng scholarship. Ganun lang kasimple yun. Okay. I'll just go back to Phoebe. Phoebe, since you look very young, pero hindi pa din mo underestimate natin yung talent that you have, the experience that you have, and syempre the discipline na acquire mo all through the years of training under Sir Jay Umila and your organization. Ano masasabi mo dun sa mga kabataan para ma-inspire naman sila? Because
looking at you right now, I'm sure marami dyan yung anak ko na grade 6 talaga nakatutok doon sa UAAP, sa NCAA, na mga volleyball and all that. And they would want to become like that as well. So, anong gusto mong sabihin sa kanila? Paano maging champion like you? Magsumikap po tayo, maging determinado po tayo na makamit po yung pangarap natin, lalo po sa mga atleta dyan. Mm-hmm. Magsumikap po talaga tayo, matuto tayong balansehin po yung paglalaro po natin at yung studies rin po natin. Mm-hmm. Considering very busy kid, ipagpatuloy ko lang yung usapan natin, very busy kid, you have time na mag-practice kayo. Ilang hours kayo nagpa-practice in a day? 3 hours po. Regularly. That's 3 hours. Tapos, your study time would be around 5. Opo. Oo. So, meron ka pa bang time ang Facebook? Paano mo ba? Ito ha, kasi ang daming mga batang nakatutok sa Facebook, Messenger, whatever. Oo. Ikaw, what's your time for Facebook, social media? Ano na po? Gabi na po. Pero hindi po ako talagang puyat. Like, 9:45 po. Kinukuha na po kasi phone namin. So ginagawa ko po pagkatapos po namin sa pag-aaral at sa training po namin. Study po muna pagkatapos doon na po mag-Facebook kapag tapos ko na po lahat. So yun. Mga ilang minutes lang yung Facebook. Yan. Siguro po mga 30 lang. Oh, makinig Ali, yung mga nasa bahay diyan, mga 30 minutes lang po. Tama na kasi yung iba nakababad na babad. Oo. So why are you tolo? Meron ganun. But anyway, it helps you a lot, 'di ba? Kasi maraming children talaga, they look up to women who are into sports. And you would be a good role model for them. Kumusta naman yung mama, ang support ng mama sa'yo? Okay naman po. Grabe po yung support nila kahit malayo po ako sa kanila. Oo, so bawal boyfriend, pinagbabawalan ka? Opo, bawal po. Oo. Eh, by the way, siya nga po pala ay naging isang among those, naging candidate for one big talent search because of her talents and because of her beauty as well. So, any more you'd like to ask? Yeah, kay Sir Jay lang. Mm. Kung para sa mga kabataan natin ngayon, pwede silang mag-invite o sa mga parents na pwedeng ma-invite rin o sa mga grupo rin na gusto mag-tie up sa munting atleta yes. O sa pamahalaan siguro. Well, ang akin lang gustong ipaabot sa lahat, no, na gusto kong ipakita na ang sports, malaking bagay yan para magkaroon tayo ng mas maayos na edukasyon at mas maayos na kinabukasan. Ganun lang kasimple ang gusto kong iparating sa tao dahil sa totoo lang, ang sports sa ngayon, nakikita ko, ang nabibigyan ng least, no, na pinaka mababa na opportunity, lalo na pagdating sa budget o sa assistance ng ating government. In fact, nationally, mapansin natin, ang Pilipinas ngayon, bumababa na sa level ng SEA Games. From number one, 1990s. Ngayon, 2000 yata, 2001. Ngayon, nasa number 6 na lang tayo. So, meaning to say, kulang ang support. So, ngayon, binubuhay natin ito sa pamamagitan nitong munting atleta dahil magkaroon na tuloy ng isang magandang relationship ang mga athletes, hindi lang locally. Yun nga ang sinasabi ko, but nationally. Once na ma-create natin to, magkakaroon na ng mga interactions among and between athletes. Sa palagay ko, pasukan pa natin ng support coming from the private sector siguro. Huwag na natin munang intindihin ng government. Yes. Palagay ko mapapalaki at mapapalago natin na mas marami pa tayo mabibigyan ng support. Yan. Well said mga kabrigada. Jay Umila, noong kasagsagan po ng Cold War ng Amerika at ng USSR, may nagtawas ng ping-pong diplomacy. Nagkaroon ng atleta from Russia and then from US na nag-meet para maglaro ng ping-pong. Yes, that's true. Nabasa ko yan. Ayan. So mga parents, ha, kailangan mahalaga rin mga kabrigada na suportahan kung ano man ang interest ng inyong mga anak, lalo na sa mga positibong pananaw, sa sports, halimbawa, o sa pagbabasa, o sa arts. At siyempre mahalaga rin na tulad ni Jay Umila at ang grupong munting atleta na mayroong mga ganitong adhikain, mga kabrigada. Sir. Well, last, no, gusto ko lang iparating sa mga nanonood ngayon. Let us all remember, education is the best gift that we can give to our children. Never yan nag-fade. Never yan mawawala. Habang bata tayo hanggang pagtanda, nandyan lang yan.
So huwag nating kalimutan, importante ang edukasyon. Through sports, magkaroon tayo ng magandang edukasyon. Tips lang din, there is money in sports, mga kabrigada. Sa pagbabalik, more interesting topics and issues, pag-usapan natin dito lamang sa Morning Hataw.